Hi, hello, my name is Francis Servande, and in this episode, right, meron akong gusto i-share sa inyo, guys. Okay. Gusto ko i-share sa inyo yung three lessons to keep you going, right? So, ano ba itong mga lessons na to, right? But, bago ko i-share itong lessons na to, I just have a question, okay? Meron akong gusto itanong sa inyo. So, the question is, what or who is stopping you, right? What is stopping you from taking action? What is stopping you from living the life on your own, you know, terms, right? What is stopping you from living the life that you deserve? Okay, I guess the answer is, you know, guys, it boils down to yourself, right? Why? Okay, you are the only reason kung bakit, right? Bakit hindi tayo nagiging successful, right? If we actually, kung gagawin lang natin, right? Susundin lang natin yung or gagawin natin yung dapat natin gawin, right? Everyone, kahit sino, kaya maging successful. Kahit sino, kaya ma-achieve yung goal, right? Yung mga dreams nila, right? So, una-una nating actually mabago is yung negative mindset natin ay dapat mabago into a positive mindset, right? Yan yung una after lahat na dapat natin mabago. So, ano ba itong three lessons na gusto kong i-share? Three lessons to keep you going. Number one is you have to be serious. Right? You know kasi guys, life is a serious matter. Right? Hindi ka pwedeng, you know, siguro nung dati you are so, you know, dependent ka pa sa mga magulang mo, dependent ka pa sa ibang tao, kaya banjing-banjing ka lang, parang okay lang, mabubuhay ka naman kung nandyan naman may tutulong sa'yo. But as you grow old, right, you have to take on responsibility, and with that responsibility, kailangan mo maging serious, di ba? Right. So, naalala mo ba yung meron kang nung nag-aaral ka pa, halimbawa, nung nag-aaral, meron kang gustong, di ba, kung kailangan mo pumasa sa exam, ano pang ginagawa natin, di ba? Kailangan naging seryoso tayo sa pag-aaral. And if you are working right now, if you are an employee, right, gusto mong ma-promote sa trabaho, ano ginagawa natin, di ba? You have to be serious on your job, right? Take more responsibility sa trabaho para ma- you know, mapapansin ng boss, right? At ma-promote, okay? And pag na-promote tayo, syempre kasama na doon yung pag-increase ng income natin, di ba? And kung meron ka naman business, if you are building a business right now, at gusto mo talagang mag-grow, okay, yung business mo, so anong dapat natin gawin? Right? Ano dapat mong gawin? You have to be focused. Okay? Maging seryoso, maging focused ka doon sa success. Right? If you really want to achieve the life that you deserve, you have to be serious, guys. Right? And number two, okay? Second lesson is stop excuses. Okay? Alam mo, marami kasi sa atin, okay? Marami sa atin yung kaya tayo hindi natin nakuha yung mga gusto natin. It's because mahilig tayo sa, you know, procrastination, yung saka na lang, kasi may ginagawa pa ako, saka na lang, kasi unahin ko pa to. Right? Hindi tayo na, hindi natin ginagawa yung dapat natin unahin. Nawawala tayo sa pag-prioritize na dapat natin gawin. Ang dami nating excuses, guys. Right?
And alam mo, kaya nakukulangan tayo or kulang tayo sa action, probably dahil hindi tayo dedicated, kulang yung dedication natin, right? So kung gusto mo maging successful, right, you have to sacrifice something, di ba? Kung sa dati lagi mo, so ano ba yung gusto mong pwede natin sacrifice, di ba? Kung dati naubos yung oras mo kakapanood ng mga telenovela, right, why not ubusin mo yung oras mo sa pagbabasa? Okay, invest in yourself. Why not, imbis na nanonood ka ng movies, pwede na manood ka ng mga training videos. Di ba? Right? Now, with that, syempre, kailangan kasabay ng pag, ano, kasabay ng pag-invest mo sa sarili mo, ay ang pag-take din ng action. Di ba? Kasi kadalasan na nangyayari, sa dami nating excuses, we are also fond of blaming others, right? So we also have to stop blaming others, okay? We have to take responsibility, okay? Now, alam mo kasi guys, yung mga excuses, wala naman talagang nagagawa yun, right? It doesn't help you make, you know, progress in life. Kasi yung success na hinahanap natin, nakuha natin sa pag-take ng action consistently, di ba? And kung isa kang tao na action taker, isa ka rin tao na, you know, you are not an excuse maker, di ba? Kasi yung tao na maraming ano excuses, sila yung mga tao na mga losers, di ba? So stop excuses, right? So number three lessons na gusto ko ibigay sa inyo is never give up, never ever give up, guys. Alam mo, if you start your venture towards success, right? Maraming beses kang madadapa, right? Maraming beses ka. So, that is why, as much as possible, you know, you take small steps, small action. So, if ever you fail small, right? Hindi kagad pag nag-take action ka kagad ng nag-take ka kagad yung mga malalaking responsibility, malalaking project. So, pag nadapa ka, pag nag-fail ka, malalaki din. So, why not start small? Diba? By starting small, right, if you ever fail, dun ka lang din. You will fail small until you will learn. Okay? Then, you will learn the needed skills para maging successful. Okay, you will gain knowledge, wisdom, you from your mentors, mga ganun. And we should never give up. Kahit nadapa tayo. So what you will do is get up, dust yourself, and then move on. Right? Yun dapat yung nasa yung mentality natin. And ano mo guys, yung pag-take ng action, hindi naman kaagad ano eh, hindi kaagad dapat perfect yung ginagawa mo eh. Di ba? Kasi may times talaga na kailangan mong, you know, take small steps. Hindi kailangan maging perfect. Right? Lahat naman ng mga naging successful, right? Hindi naman sila nung una nilang ginawa yung business nila na
ano kaagad sila, successful kaagad. Hindi, guys. Right? Maraming beses din silang nadapa. Right? Hindi naman, hindi, marami silang trial and error. Hindi naging perfect yung product na ginawa nila or yung business na inopen nila. But they keep on going. Right? Yun yung isang bagay na dapat nating tandaan. We just have to start creating and then every day we have to keep adding. We have to take one step at a time. And pagdating ng ano, pagdating ng panahon, pagdating ng ilang taon, makikita mo guys kung ano yung mga yung bagay na na-build mo. Right? Makikita mo na yung alam mo yun yung na yung pakiramdam nung na-fulfill mo yung dreams mo. Ganyan yun eh. Now, doon naman sa pag palagi kang gumagawa ng excuse, right? So ano ba yung pwede nating ano solution diyan? Right? So kung hindi mo kayang kung hindi mo kayang makagawa ng mga malalaking steps, why not create small steps? Right? Like every day, you spend 2 hours every day, okay? From Monday to Friday, kung kaya mong mag-take ng 2 hours, maglaan ng 2 hours para gawin yung, halimbawa, business mo. Halimbawa, if you want to learn how to blog, right? Spend 2 hours, okay, watching videos, watching training videos, studying, and then applying kung ano yung natutunan mo. So Monday to Friday, kung kaya mo mag-spend ng 2 hours every day, and then from Saturday and Sunday, kung hindi naman busy masyado yung schedule mo, kung kaya naman ng take for 4 hours, so gawin mo, di ba? Ilang oras na yon? From Monday to Friday, that's 2 hours every day, that's 10 hours, and then Saturday and Sunday, okay, 4 hours each, so that's 8 hours. So, meron kang 18 hours sa isang linggo at sa isang buwan, meron kang 72 hours, right? Na 72 hours na focus mo yun sa pag-build ng business mo, sa pag-build ng sarili mo, alright? And then sa isang taon, may kita mo, 864 hours na pag na nilaan mo dun sa business mo, okay? Sa tingin mo, walang mangyayaring pagbabago? Sa tingin mo, walang mangyayaring alam mo, progress? Right? If you keep on doing what you are doing, you will. Okay? Lahat may kita mo na may progress lagi yan. Di ba? So, yan guys, okay? Yan yung lesson na gusto kong i-share sa inyo, okay? So, number one, kailangan natin maging seryoso, okay? Life is a serious matter, so we have to always be serious. Kung gusto natin ma-achieve yung isang bagay, you have to be serious. Stop excuses, okay? Kung kilala mo si Nick, I don't know paano i-pronounce yung last name niya, Nick Vujicic, right? Makikita mo, or kung gusto, actually pwede mo i-search no arms, no legs, no worries. Makikita mo kung, okay, wala siyang kamay, wala siyang paa, and yet, isa siya sa mga successful na coach, okay, personality coach, successful na speaker. And kahit si Stephen Hawking, I guess kilala mo siya kasi recently, or anyways, isa siya sa okay, kilala sa pagdating sa cosmology, pag-study ng mga cosmos, ano ganun. Alright,
meron din siyang kay disability. Pero hindi yung naging hadlang para maging successful sila, di ba? Right? Hindi yung naging hadlang para makilala sila sa buong mundo. Okay? Hindi yung naging hadlang para kumita sila at makatulong sila sa iba. Right? So, sa atin naman, wala rin tayong excuse. Okay? Lalo na kung kompleto naman yung natin, kumpleto tayong yung kamay natin, meron tayong kamay, meron tayong paa, nakakapagsalita tayo, okay? Walang reason para hindi natin gawin yung dapat natin gawin para umundan tayo, di ba? Right? So, ganun guys, if you really want to okay, fulfill your dreams, to live a life at your own terms, okay, to live a life that you deserve, never give up, never ever give up. Take action. Okay, believe in yourself and be serious, guys. And so I guess that's it, guys. Okay, so I will see you in the next video. Again, my name is Francis Servandi. And always, you have to think fantastic, create fantastic, and live a fantastic life. See you guys. Bye.